is Iswat, Casa Irosin ng Bicol. Casa Irosin, Bicol. So, Irosin, Sorsogon. May pool. So, for rent ang Irosin pala. Ito kasa ano to? Kasa Esquina. Kasa Esquina. Sobrang daming spot. Hindi siya kayang kunan. Ng one day. Pwede pumasok diyan? Hindi daw kita. Ay hindi. Hindi, kung bisita, eh, ano. Hey! Hey, vloggerist! How are you? I'm tired. Tired? I'm searching, ano, haunted house. Susunod sa ano naman? Sa PGH. PGH, sa tayo mag-arot ng ano? Otlum. Otlum. Siya kayo. Maya-maya, pupunta na doon. Hello? Nagre-ready na sila sa alfresco. Hindi ko alam kung alfresco ba. Ah, yung drone. Kita tayo. Sama ka pa sa prenup. Basta ano, destination prenup. Hindi. Hindi na siya nagsushoot. May trivia ako sa'yo. May trivia ako sa'yo. Halika rito. Nakikita mo ba ang upuang ito? Gawa-gawa ko lang siya. Sa Hotel de Oriente. Na may kwento si Kuya mamaya. Nauna yung video bagay. Sabi yung laki yung LS na may mga design. Ito ay wood carvings. Ayan. So, kinento sa akin ni Kuya kung paano siyang ginawa. Tapos, walang kinure sa mga kahoy na to. So, ito yung original color ng mga woods na kinat nila. Ang ginawa yata dyan, ang if tama yung pagkakaalala ko is, dinikit mo na sa plywood. Meron silang pattern. Look at that. Kwento naman si Kuya kung paano ginawa niya. At yan ay galing sa bright mind ng mga kusar. Okay, so this is Hotel Oriente. Opo. So by the way, ito pong building po na to, replica na lang po ito ng first luxury hotel na naitayo po sa Binondo, Manila, located besides Binondo Church. Bali, replica na lang kasi nga po yung original ng Hotel de Oriente ay kasama pong nabomba during the World War II in 1944. Okay. So nagawa po nilang i-replica yung pinaka-exterior design kasi nakakuha po sila ng plano from the archives. Oh my God. Yung ginawa nilang basihan para pumagaya yung pinaka-exterior design. But the interior design itself na nakikita nyo po dito sa Hotel de Oriente, idea na po mismo or design na po mismo ito ng may-ari ng resort na ito si Mr. Acuzar. Oh, yeah. Which is isa po siyang architect at contractor. Siya po yung may-ari ng museum. So, nasa builders. So, replica lang siya. But still, kinuha pa rin yung idea para mas mailapit siya. Tama ba? Hindi po. Or yung pinaka-exterior, as yung exterior, ganyan po yung ganun, design. Pero yung interior design niya po, idea lahat niya na. Po, bago na po fresh lahat. Idea. Fresh idea po niya, sir. So wala na po mga kwarto, kasi originally mga kwarto po talaga so, nakalagay dito. Ngayon ginagamit na po siya namin as our convention center. So ginagamit po ito for the
different kinds of events and occasions. Reception of weddings. Yes, reception of weddings po. Actually, nire-rent po itong buong building na ito noon na ang price niya po nasa 1 million. Wait, 1 million? 1 million pesos. Per day? Yes, but actually... For how many hours? If I'm not mistaken, for about 5 or 6 hours lang po. How many packs? Good for 300 persons with 300 foods. Naman with... With foods with na foods po. Naman for eh, one day. But the accommodation itself for the guests was excluded. Di na po siya kasama. Okay, so food and 300 packs, 1M. And then 6 hours mostly? Mostly mga ganun po. Di naman po siya the whole day. May certain hours na. So yun, pwede sila magsapatos dito yes, pag nirent. Opo. Pero ngayon, para maiwasan lang yung pagkasira na mabilis. Kailangan po naka-remove yung food first natin. And isa na rin po sa mga Filipino tradition na bilhin po namin yes. Buhay, of course. Yung pag-ubad ng sapatos or chinelas. Sa paa bago po pumasok sa loob ng bahay o isang establishment. Bilang sign of respect. Thank you so much. Ayan, so meron din po kami itong artwork which is, ito naman po is replica ng Scolarium ni Juan Luna. Replica din, alright. So, instead na painting, kasi yung original na Scolarium po is actually painting po talaga siya nasa National Museum. Ito po, wood mosaic po ito. Ayan. Sino artist na to? Mga kababaihan mula po mismo dito sa Bagakpan. Pitong kababaihan po ang gumawa nito for about 7 months. 7 months. Yeah. 7 women. Yes. Ang gumawa po niya. Sa Scolarium po. So, to make it unique, instead na painting, kundi yes. Po yung ginawa po niya. Ang galing. Nakakalig din na yung kulay ng mga kahoy na yan, actually. Mm-hmm. That's the original color of the woods. Meaning kasi hindi po kinulayan yung mga kahoy. Hindi siya na-cure yan yes, mismo. So, an original state. Meaning to say, iba't ibang kahoy po yung ginamit nila para po makuha po yung pinaka-detail. Ang galing. Yung age range ng mga gumawa niyan, yung 7 women, nasaan tumatakbo? Nasa around 30 to 40. Alright. Years old. Yan po yung mga edad. Ang galing ah. Even yung mga artworks ni Carlos Botta Francisco, ginaya rin po nila, na-replica nila nasa ceiling naman. What? So, limang kilalang paintings ni Carlos Botta Francisco. So, the first image that you can see over there, yan yung Kasala Muslim. Okay. The second image, that's the nose flute. The third image po, that's ni Kalansha at Lumluban. The fourth one is the Harana. Yung panglima po, unknown, wala po siyang untitled. Paano ginawa yan? Sa baba muna? Yes, sa baba po muna. Bago tinaas. May mga pattern po muna sila. Una, yung sketch po yung pinaka-painting. And then after po yan, gumamit po sila ng tracing paper para matrace yung details nito sa kahoy. And then they manually cut the woods and put that piece by piece sa isang malaking plywood po bago po nila i-akyat siya. Oh my God. Oh my God. 1 million is worth it. Very detailed. Feeling actually, ko, worth it siya. Convention center or venue for the wedding. Kasi hindi na po kayo maglagay ng design eh. Oh my, ito po. Na. Mas malaki pa po yung nasa second floor. Kasi yun po yung pinaka, main reception. Kapag po kayo invite po dito, yung first floor natin, ito yung cocktail area. Okay. Pag akyat nyo muna po, nandun po yung pinaka reception. Oh, okay. Mas malaki po yung nasa second floor. Galing. Pasakain lahat. Check is 6 PM. Ngayon palubog na yung araw. Yung ginagawa pa ritong bahay din to. Ito yung lumang bahay niya isa.
Yun yung Las Casas Marina. Mayroon silang ginagawa ron. Lahat kuminig, parang nagtatambak, nagre-reclaim yung lupa. Tapos ito yung pang future ano nila. Development. May harang pala dito. Makapasok. Okay, nakapunta kayo na rito. Ito ngayon na takda lang ako para makapunta ako dito kasi babalik pa kami doon, medyo malayo ulit yung lalakarin. Kaya bumaba na lang ako sa jeep para mapunta itong part na to. Malaki kasi siya kaya hindi mo siya malilibot kung lalakarin mo lang ngayon dahil mainit. Hanapin natin yung nag-bring up. Mas ang banda na sila. Okay, balog na yung araw. Yun, nagkaan dito. Okay, yung mga ginagawa pang ano. Ang mga gamit sa loob. Lang. Sa kabilang side pala tayo. Balik. Time check is almost 6:30 na. And medyo madilim na kaya binuksan na yung ilaw dito sa Las Casas. Last bis na ng aming kapal para sa prenup dito sa Las Casas. So tayo sunod. Magbabay na kayo! Say bye! Hoy, magbay na kayo sa vlog! Hayop! Bye-bye! Wah! Nasa aming pambayad! Nasa akin pang bayan nyo! No! Bye-bye na! Bye. Next gala, saan? Elio! Elio ulit daw. Bye! 6:35. Dilim na, kaya bukas na yung mga ilaw. Ganda nung ilaw niya. Buhay na buhay.
yung couple natin na nagpiprinap.